Hello guys! Ang aking gagawin ngayon ay kung paano mag-markot. Imamarkot ko tong medyo mataas na at nakayuko ng rubber tree. Malapad ang dahon na rubber tree, tineke, ang variety niya. So, ituturo ko ngayon kung paano mag-markot. Una, kailangan malinis ang gagamitin mong materials. Alcohol pa rin, yun pa rin ang panlinis ko. Tapos, babalatan mo siya. Medyo matagal magbalat ng rubber tree, tsaka ayaw kong hawakan ng dagta. Kaya, ayan, binatang ko na bago ko ginawa ang video kasi matagal. Tapos, kakaskasin mo siya. And, yung sa akin naman, paraan ko, eh, pwedeng naiiba ako, pwede hindi may kagaya ako, or pwedeng iba talagang sa akin, pero ito talagang gawa ko. Ito na nakasanayan ko mula matuto ako mag-markot. Ito, tapos tilinisin mo siya, yung paligid niya, kasi madagta talaga ang rubber tree. Tapos, yan, pag malinis na, ako iniiwasan kong basa na ipaprocess siya. Gusto ko tuyo. Kaya may nakaready akong punas, malinis na punas. Tapos ito, ganito ang cockpit. Wala kasi ako yung pinangtatakit na gamit nila. Ayan, yan yung malinis na at nabalatan na. Tapos ito, pinalot ko ng ice wrapper. Tapos, ihiwain kong ganyan. Yan. Yan ang paraan ng... Ito ang aking paraan ng pagmamarkot. Tapos, ipapatch ko siya dyan. Yan. Ipapatch ko siya dyan. Yan. Tapos, basta... Makikita mo naman kung na-distribute na yung laman na cockpit nung pang ano mo. Ito, matagal mag-ano nito kasi syempre aayusin mo, hindi kagaya nung bilog na ginagamit. Eh, isang anuhan lang yon, isang saklob lang yon, tapos na. Ito, hahanapin mo pa kung nalagyan ba lahat ng lupa. Tapansyain mo na lang ng lupa ng cockpit yung sinugatan mo. Tapos yan, itatali mo. Tali. Tatali mo siya yung sa baba nung tansyain mo, yung nasaan na yung sanbanda yung sugat, yung binalatan mo na kabilang part, dalawa yan, taas baba na babalatan mo para yung gitna na na-open mo na, natanggal mo na yung balat, doon mag doon may mag-uugat. Yan. Taas pa ba yan? Na itatali mo. Tali mong mabuti, lalong-lalo na yung taas. Yung cockpit pala na ginamit ko, moist lang ha. Huwag niyong basahin ng gusto. Kung kayo. Kung magta-try kayo. Pero marami nang may alam mag-markot. Kaya nga ito, nakikita ko lang ito eh. Kinagaya-gaya ko lang. Pero minsan, alam mo na, maganda pa rin yung may konting lihis. Kung ano yung proseso talaga, anong paraan nila. Mas maganda pa rin yung may ganun. May sarili kang, ano, para alam mo na, ah, tama pala siya talaga. Oh, pwede pala tong akin, ganun. Tapos, wag na wag mong, ako, hindi ko nakakalimutang maglagay ng tag. Alagyan ko siya, nilalagyan ko siya ng date. Kung kailan ko ginawa. Para alam ko kung kailan ko siya i-harvest. Ayun, yung unang gawa ko, ito, si Ficus. Ayan o, may ugat na. Pwede nang i-harvest to. Mag-iisang buwan na. Brown na yung ano niya, yung ugat niya. Konti lang yung inilalagay kong cockpit para hindi masyadong ano, tsaka para sa akin mas okay na nga na plastic wrapper para kita agad ang ugat. Pwede siguro yung ano, yung black na tinatakip nila na anong tawag doon, ang tawag nila doon
Hindi ko mabigas kung ano yun. Lalabas naman yung ugat eh, pag pwede na. Ito, tingnan mo tong si ano. Si Pycos na to. Kitang-kita na yung ugat. Yan. O, diba? Oh, yun lang guys. Salamat sa panonood.